Let's balance the sheet! Ah, kita nyo yung topic ko, nasa likuran ko. When to file a protest. Yung anong klaseng protest, tsaka ko na lang ho i-discuss sa inyo, importante ang chat itawag nito. Sa dami kasi na ginagawa ko, nagkakabalo-baluktot na yung nasa isip ko eh. O, bago ko sagutin yan, saglit lang naman yan, ini-invite ko ho kayong lahat, doktor, engineer, nurses, o sino man yung gustong maging tax specialista. O, lalo na, sabi ko nga, kung ikaw doktor at ikaw ay tax specialista, eh sino market mo? Doktor, din dami mo na kliyente, di ba? Hindi mo na kailangan ng stethoscope. Pwede ho pa kayong maging tax mapping specialista. Ako ho yung mentor nyo, at the same time, lelecturean ko kayo at the same time, ibebenta ko ho kayo sa tax mapping apps. Paki-install nyo na ho through Google Play Store. Ayan. Nandito ho yung mga kailangan nyo. At marami na ho akong natulungan na na-cancel natin ang violation checklist because of this manual. At huwag nyo ililipat. Hindi nyo makukuha yung answer dito. Huwag nyo ipo-forward. Okay? Naghahanap din ako ng mga partners para sa offline kandado specialista. Kung gusto nyo pong kumita, minimum 1,120 a day, kung masipag ho kayo, install nyo lang yung tax mapping. Lalo-lalo na kay mga taxpayer na naghahanap po ng mga competent na mga accountant, eh kumuha na ho kayo sa amin at ititrain namin yan at sigurado ho tayo na tama ho yung ginagawa, hindi ho nagpe-pretend na tama, okay? O nanguhula, trial and error. Kung bibili naman kayo, kayo yung mga taxpayer, kayo gagamit nito, ako ho yung magiging consultant nyo, personally. Okay? Meron ho kayong 12 consecutive months from the day of full payment nito. Kailangan ba bayaran nyo ng buo immediately? Ako ho yung ahawak pag meron kayong offline kandado. Of course, offline kandado pinag-uusapan, hindi letter of authority ha, hindi sa pinaduses tecum. At yung may mga problema sa estate tax at saka inheritance problems, nag-aaway-aaway, andi dito po yung sagot. Ha? Naghahanap ako ng partners, business partners sa buong Pilipinas. Kung gusto nyo, tuturuan ko kayo. Ngayon, wala kayong pera papunta rito. Bala ko ho, ilagay na lang ito sa aking taxationprofessionaluniversity.com. Doon nyo na lang ho kunin. At ang huli, 10 taon na ho kayong walang laman ng libro, bumili na ho kayo nito. Yung mga bookkeepers, CPAs, na kahit nandiyan sa Makati or BGC, iiwanan kayo niyan pag may tax problem kayo o pagkakaperahan kayo kasi may commission sila, 15% pag sila yung nagdadala ng lagay o sila yung nagne-negotiate para lumaki ang lagay. Ah, ito ho, hindi kayo kayang i-negotiate. Tama na po yung libro nyo, ang laman ng libro, tama ho yung accounting entries. Bumili na ho kayo. At of course, kung bibili kayo niyan, may 12 consecutive months kayo na libreng consultation sa akin sa entries at accounting entry. Be a tax specialista. Babalik ho na ako doon sa answer. When to file a protest. Pag naka-receive kayo ng assessment sa BIR, ang assessment ho kasi magsisimula sa NIC. Sira no, ibig sabihin ng NIC, Notice for Informal Conference. Sa informal conference, para kayong nasa conference, nagko-closing ano kayo, closing conference ang tawag. So, i-discuss ko sa inyo yung checklist. Dapat may hawak kayong checklist sa closing conference. Hahawakan nyo yung leeg ng revenue officer na gumawa ng NIC para hindi kayo masway. Gagawin ko ho yung lecture at bibigyan ko ho kayo ng checklist of requirements or checklist of what you're gonna say, what you will not say, what will you not do, yung not to do to do. Ay, nagkakabalibaluktot na ako. Pagkatapos nyo makareceive ng NIC, ang isusunod doon ng biyaya na ipapareceive sa inyo ay PAN, Preliminary Assessment Notice. Diyan na ba ako magpapile ng protest? Sandali lang, huwag kang apurado. Susunod, pag hindi ka nag-reply sa PAN, i-issuean ka ng FLD, Formal Letter of Demand. Ayan.
pag hindi ka nag-reply sa formal letter of demand, ang susunod niyan ay PCL, Preliminary Collection Letter. So marami pa ho yan, mahaba pa. Pwede ko hong i-discuss sa inyo yung case progression ninyo tungkol sa deficiency tax assessment sa susunod nating video yon. Pero ang question is, when to file a protest? Hindi ho dito. Kasi useless kayong mag-file ng protest dito. Na conference lang yan para malaman nyo lang paano nag-arrive sa assessment. Pag ako, ito, tuturo ko na, tip ko sa inyo. Dito, ang ginagamit ko rito ay Section 269. Hinuhuli ko ang BIR dyan. Mga katarantaduhan, kapalpakan. Hinahanap ko yan. 269 ang ginagamit ko. Dito, sabi ng batas eh. Ha? Sa preliminary. Preliminary nga eh. Preliminary. Kahit ka mag-protest dyan, ang gagawin lang ng BIR, i-reject totally yung protest mo. Hindi nila i-consider kahit tama yung protest mo. Why? Mas gusto nila rito. Dumating dito yung punto. So, ang tamang protest ay hindi ho dito at hindi dito. Pag dito, talo ka na. Pag dito, yung cards mo, inopen mo. Ha? Ni-reveal mo kagad. Eh di siyempre, pag ni-reveal mo yung card mo, pag naglalaro ka ng poker, ni-reveal mo yung card mo, makapag-iisip ng strategy yung mga kalaban mo. Diba? So yung mga kalaban mo, pwede ka ngayong talunin because naka-lay cards ka na eh. So the best way is pabayaan mong i-lay cards nila yung sarili nila. Saan mangyayari i-lay cards ng revenue officer yung sarili nila? Dito ho, sa formal letter of demand. Diyan ho yung pinakatamang place or time na mag-assess ka. Ha? Actually, you have 30-day window. Ayan. From the time na ma-receive mo yan. So, dito ka dapat magpa-file ng protest. Tandaan nyo yun, ha? Pag nag-lapse yung 30 days, kahit yung korte, hindi ka kakampihan. Kahit ako, may problema dahil hindi kita matutulungan. Ulitin ko lang, i-share nyo po itong video to at bumili na po kayo nito. Saan makakabili? Ang simple po, tumawag lang kayo sa opisina ko. Ayan po. At ready po yung mga tauhan ko na i-accept po yung order nyo. Pwede po namin i-deliver yan through courier. Okay? Ayan, through Grab. Pwede namin deliver. Halika, mag-partner na tayo. Gagawin kitang tax specialista para matulungan ko yung mga napakadaming corruption sa BIR. Grabe corruption. Ngayon, tumatanggap na sila ng installment sa bribing. Ano pa pwede ko ituro sa inyo? Ah, ito. Abangan po ninyo yung ilalabas kong training about this one. Alam nyo, minimum na pwedeng situation dito sa 1702. 12 scenarios. Pero mas marami pa sa 12 po yung ituturo ko sa inyo. Tulungan nyo lang po ako, ipalaganap nyo po itong video to sa mas marami. Okay? Maraming. At teka muna, susunod ituturo ko paano ito i-analyze. Ayan. Ano ito? Resibo. Diba? Marami hong nagkakamali sa resibo. So gagawa ako ng lectures tungkol sa resibo. Sumama kayo sa akin at hindi ko kayo ipagkakanulo, hindi ko kayo ibebenta kasi ako ayoko sa graft and corruption at hindi ho ako naglalagay. Maraming salamat.